Shoutout mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shoutout kay Idol Lito Bueno, kay Dailin Ido, Almalin Punsika, Angelito Brunula, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Fur Prince, Lin Kaligdong Vlog, salamat sa inyong mga idol, Tito Jin Kiferes, Merinda Alvis, Tadasi Barua, kay Lilibit Tumagi, Romualdo Amper, Marcel Nakil, Miss Miami Laurel. Maraming salamat sa iyong mga idol at sa pagtitiwala sa ating mga channel. Maraming salamat din sa mga beaker, sa lahat ng mga OFW sa bundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, at sa mga laging nagko-comment sa ating mga bawat upload. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Pakishare na lang mga idol sa ating mga video at pakilikes. Simulan na po natin ang ating kwento. Doon naman sa kabilang bahagi ng Sapa, may nakita din silang nagtatakbuhan at naglulundagan ng mga aswang. Mga aswang na kurkur na mga kakampi nila ni Nanay Candida. Pinangungunahan ito ng dalawang mga matatandang kurkur na sina Manong Takor at Manong Poknat. Sinalubong ng mga ito ang mga aswang na gabunan na kahit na mas marami pa ang bilang ng mga gabunan, hindi din matatawaran ang bangis ng mga aswang na kurkur. Doon naman sa kalangitan, nakikita din nila ang mabilis na paglipad ng mga paniki ng mga alaga nitong si Nanay Candida na nakatira doon sa kuweba. Mabibilis ang mga ito, napapunta din doon sa kanilang kinaroroonan. Malalaking mga paniki ang mga ito, naggaling sa angkan ng mga ungga-ungga. Sa nakita nila ni Tandang Tasyo, agad na gumawa ang mga ito ng malakas na mga usal na pangkitila para pabagsakin agad ang mga paniking nasa kalangitan. Ngunit bago pa nila maibato ang mga usal, biglang may mga tumutubong baging doon sa kanilang kinaroroonan at agad silang inabot ng mga pagpitik ng mga ito at pagpulupot sa kanilang mga katawan. Agad naman na nagpulasa naman ang mga ito at gumawa ng mga usal na pangbasag itong si Tandang Tasyo. Matapos iyon, agad na umihip ang malakas na hangin na nagiging sanhi sa pagkaputol naman ng mga baging na pinalabas nitong si Nanay Candida. Umatras muna itong si Nanay Candida at gumawa ng mga malalakas na usal na linlang. Maagap naman na kumilos si Tandang Tasyo kasama ang mga matatandang gabunan at itong si Tandang Turel. Napakabilis na umuusad ang mga ito na parang sumasabay lamang sa hangin. Papunta ang mga ito doon sa kinaroroonan nitong si Nanay Candida. Samantalang naiwan naman doon sa likod ng batuhan itong si Tandang Alfon para makagawa ng mga usal at para magising itong si Jumong. Kasama naman ng mga ito ang batang sinimpa. Sa bilis ng pag-usad nila ni Tandang Tasyo, sa loob lamang ng ilang mga minuto, agad nang nakalapit na ang mga ito doon sa kinaroroonan nitong si Nanay Candida. Doon naman sa gilid ng batuhan, agad nilang pinalibutan itong si Nanay Candida at pagkatapos inaatake agad ng mga ito. Wika nitong si Tandang Tasyo, "Candida, katapusan na ng ating bangayan. Uunahin na kita na patumbahin." At biglang nawala itong si Tandang Tasyo sa kanyang kinatatayuan. Ubod ng bilis na umatake na ito doon sa matandang babaylan. Agad na tinamaan itong si Nanay Candida ng mga pag-atake ng matandang albularyo. Sunod-sunod na tinamaan ang babaylan ng mga pag-atake nitong si Tandang Tasyo at ng mga aswang na gabunan. Ngunit nang bumagsak na itong si Nanay Candida, biglang nagiging mga baging ang katawan nito na ibig sabihin lamang usal na linlang ang ginawa nitong si Nanay Candida. Ngunit bago pa bumagsak ang matandang babaylan, nagawa na nitong si Tandang Tasyo na mapagtanto na usal na linlang lamang ang mga iyon sa kadahilanan na hindi ganun kadaling mapatamaan ang babaylan ng ganong uri lamang na mga pag-atake.
imposibleng sa unang mga pag-atake lamang agad na itong mapapatamaan ng kanilang mga pagwasiwas ng kanilang dalang armas. Kaya agad nang nakita nitong si Tandang Tasyo ang tunay na pinagtataguan nitong si Nanay Candida. Mabilis na umindak sa lupa itong si Tandang Tasyo at sabay din ng pag-uusal ng mga orasyon. Sa lakas ng ginawang orasyon nitong si Tandang Tasyo, napilitan itong si Nanay Candida na lumabas sa kanyang pinagtataguan na bato gamit ang karunungan sa mga baging. At nang lumabas na itong si Nanay Candida, wikang muli nitong si Tandang Tasyo na mabilis nang umaatake doon sa matandang babaylan, hawak ang armas na buto ng isdang kataw. Habang ang mga aswang na managabunan, mabilis na pumihit ang mga ito at muling pinalibutan nila ang matandang babaylan. Sa aspitong iyon, lugi na itong si Nanay Candida. Bukod sa hindi basta-basta ang mga aswang nagabunan dahil mga matatanda ang mga ito, kasama pa ni Tandang Tasyo ang matandang si Tandang Toril, ang supremo ng mga aswang nagabunan. Kaya ang ginawa nitong si Nanay Candida, nilalabanan niya ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga baging, hanggat maaari kasi ayaw niyang makalapit ang mga ito sa kanya. Nang makalapit na itong si Tandang Tasyo, biglang nabiyak ang lupang kinaroroonan nito at lumabas ang mapurol na itak nitong si Nanay Candida na may mga baging na nakakabit sa puluhan nito, at inaatake itong si Tandang Tasyo na nagiging dahilan para mapaatras ang albularyo. Kamuntikan ng matamaan ito at napapamura na lamang ang matanda. Talagang kakaiba na ngayon ang lakas at kagalingan mo, Candida. Mas nasisihan ako sa ating labanan ngayon. Ipapakita ko rin sa iyo ang tunay kong kakayahan. Hindi mo ito nakita pa noon. Kaya tingnan natin kung sino ang mas malakas sa ating mga karunungan. Matapos iyon, biglang nawala naman itong si Nanay Candida, at sa isang iglap na paigit na lamang ang matandang aswang nang may tumarak sa kanyang likuran na mga kuko galing kay Nanay Candida. Wika nitong si Nanay Candida habang idinidiin pa ang pagkakatarak ng kanyang mga matatalas na mga kuko sa katawan ng aswang. Pagsisihan ninyo ang pakikipagsabwatan ninyo sa mga albularyo. Maagap naman na tumulong ang iba pang mga aswang. Pati pa nga itong si Tandang Toril, mabilis itong lumundag at agad na gumawa ng mga usal. Ngunit wala na silang nagagawa pa para mailigtas ang isa nilang kasama. Tuluyan nang napatay nitong si Nanay Candida ang isang aswang, at ang isa nahagip pa ito ni Nanay Candida ng mga pag-atake. Dahil sa mabilis na paghagibis ng mapurol na itak nitong si Nanay Candida, hindi agad nakakalapit ang mga gabunan doon sa babaylan. Bago naman makagawa muli ng mga pag-atake itong si Tandang Tasyo, biglang bumulusok doon ang maliliit na kawayan na mayroong matutulis ang dulo. Napakarami ng mga ito at tinamaan agad ang dalawa doon sa mga gabunan na nagiging dahilan para matumba ang mga ito doon sa gilid ng batuhan, at agad na umuusok ang kanilang mga katawan bago binawian ng mga buhay. Sa mga pagkakataon na iyon, nakabalik na pala sina Tataingo matapos na mailagay sa ligtas na lugar itong si Luis, kasama pa ang tatlong mga batang paslit na sina Buno, Bituin at itong si Utoy. Sina Buno at Tataingo ang nagpakawala ng mga matutulis na mga kawayan na nagiging dahilan sa kamatayan ng dalawang mga gabunan. Napatitig itong si Tandang Tasyo doon sa mga bagong dating. Nagulat din ang matanda nang makita ang tatlong mga bata. Hindi nito inaakala na ganun pala kaliit ang mga batang kumakalaban sa kanyang mga apo. Hindi niya inaasahan na bukod sa kanyang mga apo na nagtatangan ng kakaibang lakas, may mga apo din pala itong si Nanay Candida na tulad ng kanyang mga apo nagtatangan din ng kakaibang kalakasan. Wika nitong si Tataingo.
Medyo natatagalan ako sa pagbabalik man ng kandida. Mukhang nagkasayahan na pala dito sa lugar na ito. Mas masaya kapag kasali din kami. Nang marinig iyon nitong si Tandang Tasyo, wika naman ito. Mas maganda nga kung sumali kayo, Ingo, para sabay-sabay ko na kayong tapusin. Matapos na masabi iyon nitong si Tandang Tasyo, agad itong dumapa sa lupa at nagsisigaw ng ilang mga banyagang salita. Matapos lamang na magawa iyon ng matandang albularyo, biglang uminog ang paligid at naglalabasan ang malalakas na hangin na parang kay sakit kung tumama sa kanilang katawan. Nagbago din ang hitsura ng katawan nitong si Tandang Tasyo. Lumaki pa ang katawan nito. Humaba ang mapuputing mga buhok at mas bumalasik pa ang hitsura ng matanda. Agad na wika naman nitong si Nanay Kanida. Ingo, kailangan natin na makagawa agad ng mga usal na pangwasak para mabasag natin ang usal na ginawa ni Tasyo. Delikado kapag patuloy tayong tamaan ng malakas na hangin na nasa paligid. Naintindihan naman agad iyon nitong si Tata Ingo. Kaya agad nauwi ka nito sa mga bata. Protektahan ninyo ako, Bituin, Buno, Utoy. Kailangan kong makagawa ng mga malalakas na mga pangwasak na usal. Mabilis na kumilos ang tatlong mga bata. Ngunit sa isang iglap, biglang sumulpot doon itong si Tandang Tasyo na ubod ng bilis at agad na inaatake itong si Tata Ingo sa bilis ng pangyayaring iyon. At dahil na rin sa kakaibang hangin na nasa paligid, agad na tinamaan ang matandang ermitanyo. Agad na tumilapon ang matandang si Tata Ingo dahil sa lakas ng pag-ataking iyon nitong si Tandang Tasyo na ngayon kakaiba na ang bangis at lakas na tangan. Hindi din magawang matulungan iyon ni Nanay Kanida dahil inaatake na rin siya nitong si Tandang Toril kasama ang iba pang mga matatandang gabunan. At ang hangin na nakapagbigay ng panghihina ng kanilang mga katawan, mabilis na umilag itong si Nanay Kanida habang gumagawa ng mga usal na linlang. Sunod-sunod ang ginawa ni Nanay Kanida ng mga usal na linlang para makagawa siya ng mga huwad ng katawan at makalapit doon sa kinaroroonan ng mga bata. Balak ni Nanay Kanida na makagawa sila ni Bituin ng malakas na pangbasag at pangwasak. Samantalang itong si Tata Ingo, agad na nayanig ang buong katawan nito dahil sa lakas ng mga pag-atake ni Tandang Tasyo sa kanya. Kakaiba na kasi ngayon ang lakas ng matandang albularyo. Bukod sa nagbago na ang katawan nito, mas malakas at mas mabilis pa ito ngayon. Ito kasi ang tunay na kakayahan nitong si Tandang Tasyo. Kaya na niyang pag-isahin ang lakas at bangis ng kanyang gabay. Bago naman tuluyan na mapinsala ng husto ang katawan nitong si Tata Ingo, nagawa nitong maikulong sa kanyang mga kawayan ang matandang albularyo. Nagawa niyang mapalibutan ng mga kawayan ang kalaban na si Tandang Tasyo. Napasinghap itong si Tata Ingo. Kung hindi niya nagawa na mapagalaw ang kanyang mga kawayan sa tamang oras, maaring mas malala pa ang kanyang matatamong mga pinsala sa kanyang katawan. Wika naman nitong si Tandang Tasyo na napapangiti na habang nakapalibot sa kanya ang mga kawayan nitong si Tata Ingo. Hehehehe, sa inaakala mo ba, Ingo, na kaya ng mga kawayan mo na ito na mapigilan ang aking lakas? Hindi na nakasagot pa itong si Tata Ingo dahil ramdam pa rin niya ang sakit ng kanyang mga pinsala at sugat sa kanyang katawan. Mabilis na gumawa ng mga usal itong si Tata Ingo para mas mapabilis ang paggaling ng kanyang mga pinsala. Batid din nitong si Tata Ingo na hindi sapat ang kanyang mga kawayan para mapigilan itong si Tandang Tasyo. Ngunit sapat na ang ilang mga segundo para pansamantalang magagamot niya ang kanyang mga sugat at natatamong mga pinsala. Ilang sandali
Nagwawala na itong si Tandang Tasyo at walang habas na pinagtatagpas ang mga kawayan ni Tataingo. At sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang nawasak na nitong si Tandang Tasyo ang lahat ng mga kawayan na nagkulong sa kanya. Hindi mga ordinaryong kawayan ang mga iyon, dahil bawat palalabasin ng mga kawayan ng ermitanyo, may mga nakabaon ng mga usal ang mga ito. Ngunit sa loob lamang ng ilang mga segundo, nawasak na ito ni Tandang Tasyo. Ngunit nang tuluyang makawala naman itong si Tandang Tasyo doon sa mga kawayan nitong si Tataingo, nawala naman bigla ang ermitanyo sa kinaroroonan nito kanina. Nalabis na ikinagulat nitong si Tandang Tasyo. Kaya agad na ginamit na nito ang mga kakayahan para mahanap agad ang pinagtataguan ng ermitanyo. Nagtatangan din kasi itong si Tandang Tasyo ng kahalintulad ng kakayahan nitong si Bono na kayang makita agad ang huwad sa tunay. Ngunit ang kaibahan lamang, kinakailangan pa ng matandang albularyo na makapag-usal bago mapagana ito. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga ginagawang usal, biglang may mga kawayan ang tumubo sa kanyang paanan na mayroong matatalas ang mga dulo. Napamura ang albularyo at agad itong tumalon ng mataas para maiwasan ang mga iyon. Ngunit nakahanda na ang mga putol na kawayan nitong si Tataingo na nandoon naman sa uluhan ng albularyo na agad naman na inaatake itong si Tandang Tasyo. Walang nagagawa na ang albularyo kundi wasakin ang mga iyon. At pagkakataon naman iyon nitong si Tataingo na makaatake gamit ang kanyang tungkod na kawayan. Hindi pa ganun bumalik ang lakas ng ermitanyo. Ngunit sapat na ang kanyang natitirang lakas para patumbahin ang kalaban na albularyo. Habang abala sa ginagawang pagwasak doon sa mga kawayan itong si Tandang Tasyo, biglang sumagirit ang kawayan ni Tataingo doon sa harapan nitong si Tandang Tasyo at nakasakay sa kawayan ang huwad na katawan ng ermitanyo. Bago pa mahuli ni Tandang Tasyo, nalinlang lamang ang mga iyon, biglang sumulpot naman ang ermitanyo sa likuran nitong si Tandang Tasyo at buong lakas na nagpakawala ng malakas na paghambalos na nagiging dahilan para tumilapon pababa doon sa batuhan ang matandang kalaban. Hindi man ganun kadaling tablan ng mga matuturis na bagay ang kalasag ng albularyo. Ngunit sapat na ang lakas na may mga pabao na usal para makagawa iyon ng malakas na impact doon sa katawan ng malakas na albularyo. Nang makita ni Tataingo na lumalagabog ang katawan nitong si Tandang Tasyo doon sa batuhan, sa kanyang nalalabing lakas, agad na lumundag ang matanda para tuluyan na ang matandang albularyo. Batid nitong si Tataingo na sa kanyang ginawang pag-atake, lubha itong nasasaktan. Kailangan niyang mabawasan ang lakas ng kanyang kalaban. Batid niyang hindi pa iyon mapapatay agad. Ngunit kailangan pa rin na makagawa siya ng pag-atake. Ngunit pagbagsak ni Tataingo sa malapit doon kay Tandang Tasyo, nandoon na sina Tandang Alfon kasama ang dalawang mga batang paslit na sina Jumong at itong Sinimpa. Agad na gumagawa ng harang itong si Tandang Alfon gamit ang mga bato sa paligid. Samantalang ang malakas na hangin, biglang nawala naman iyon dahil nakagawa na sina Nanay Kanida at itong si Bituin ng mga malalakas na mga pangwasak na usala. At sa kasalukuyan, nakipaglabanan din ang mga ito doon sa mga matatandang gabunan. Apat pa ang napapatay ng mga ito hanggang sa wika nitong si Nanay Kanida doon sa mga bata. Kayo na muna ang bahala sa mga aswang na ito, Utoy, Bituin. Kailangan ni Ingo ng tulong. Tara na, Buno. At pagkatapos, mabilis na tumakbo ang dalawa papalapit doon kay Tata Ingo. Habang nagaganap naman ang matinding bakbakan doon sa malapit sa malaking talon, doon naman sa kinaroroonan ng bahay nila ni Nanay Kanida sa sentro ng lugar ng Kanlasog, nakarating na sina Butchok doon at sumama ang mga ito doon sa grupo nila
nilulukukoy sa pagbabantay sa bayan. Ngunit biglang nakakaramdam ang mga ito ng mga malalakas na mga presensya. Kaya mabilis na nagpunta ang mga ito doon sa pinanggagalingan ng presensyang iyon. At nagtataka pa nga ang mga ito dahil malapit lamang iyon sa kanilang bahay ni Butchok. Napag-alaman na nila ni Butchok ang lahat ng mga kaganapan habang nandoon sila sa bayan ng Bintangan. Alam na din ang mga bata na nandirito na sa lugar ng Sikihor ang kanilang mortal na mga kaaway na nakalaban nila doon sa isla ng Garuda. Wika nitong si Butchok. Mas nakakabuting puntahan namin ang aming bukirin, Lolo Kukoy, matapos na maitaboy natin ang mga nandiritong nilalang sa paligid. Sana lamang magiging mabuti na ang kalagayan ni Papa Luis. Samantalang nagpapatuloy naman ang mga ito sa pag-usad. Sa mga sandaling iyon, madilim pa ang buong paligid. Mag-alas 5 pa lamang iyon ng madaling araw. Ngunit may nasisipat na silang mga anino ang mabibilis na naglulundagan doon sa malawak na palayan. Sa unahan kasi ng malawak na palayan ay ang bahay na nila ni Nanay Candida. Agad na nabatid ng mga ito ng mga aswang ang mga iyon. Ngunit batay sa kanilang mga nararamdaman na mga presensya, hindi mga pangkaraniwan na mga aswang ang mga ito. Wika nitong si Butchok. Buddy, manmanan muna natin ang bawat kilos ng mga aswang na iyan. Masama ang aking hinala dahil sa dami ng kaninang bilang. Mukhang mapapalaban tayo sa mga ito. At bukod sa mga aswang na iyan, nakakasigurado akong may iba pang mga nilalang ang kasama ng mga ito. Nasa paligid lamang ang mga ito at maaaring nagmanman sa ating bawat ikinikilos. Thank you.